Patay ang isang gina matapos pagsasaksakin umano ng kanyang dayuhang asawa sa Bacolod City. At sa Urdaneta City sa Pangasinan, nahulikam ang pamamaril ng riding in tandem sa isang rider. Ating saksihan. Sandaling huminto ang dalawang lalaki na motorsiklo na ito nang magkasulubong sa isang kalsada sa Urdaneta City. Nakasunod sa rider na nasa kaliwa ang isa pang motorsiklo na dalawa ang sakay. Maya-maya, binaril ng lalaking nakaangkas ang sinusundang rider. Bumaba pa ang gunman at binaril ulit ang biktima kahit natumba na siya. Agad na tumakas ang mga salarin na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Dito na rin sa ospital ang biktima na si Ryan Carpio. Ayon sa pulisya, isa sa anggulong tinitingnan nila ay ang sinampang kaso laban sa biktima. May involvement po siya ma'am sa robbery hold-up incident dito sa May Villasis ma'am. Naka-file po yun ma'am. If I'm not mistaken ma'am, last month lang po na-file yung case. Pero gitang kinakasama ng biktima, napagbintangan lang siya. Sino bang gumawa sa asawa ko? Magunsing sasabay na kumaka. Angal makaturog ni Rabi. Sa Bacolod City, patay ang ginang na si Lizelle matapos pagsasaksakin umano ng asawang Canadian National na si Ronald St. Jean. Kwento ng kaanak ng biktima. Bigla na lang daw siyang nakarinig ng sigaw. Dito na raw niya nakita ang kanyang tiyahin na nakaiga at ang suspect na may hawak na kutsilyo. Nasaksihan din daw ito ng dalawang anak ng mag-asawa na mga minor de edad. Iniwan ako ngayon mo. Naglaga na lang ako pagwa. Dala ko mga bata. Nagtawag sa akong tiyo din. Tinangka ng mga otoridad na kausapin ang dayuhan na subuko. Pero inabot ng isang oras bago sila nakapasok sa bahay at na-aresto ang suspect na nagsaksak din daw sa sarili. Ang initial natin ng investigation, no? Heated argument, no, sa both sang mag-asawa, no, sa financial status nila, monipermi ang ilang inaawayan, no. Isinugod ang mag-asawa sa ospital pero namatay rin kalaunan. Isang pugot na bangkay naman ang natagpuan sa madamong bahagi ng tabing ilog sa Angeles City, Pampanga. Nakasuot ito ng sando at shorts, katamtaman ng pangatawan at tinatayang nasa 5'7 ang taas. Nakitaan din ang tattoo sa kamay at braso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.